na-miss mo na bang makaswim sa dagat? O yung feeling na dumadoos-dos ka sa water slide papuntang pool? Or manood ng napakagandang sunset? Well, kami rin! Kaya naman, nang makakita kami ng pagkakataon, attack kami kaagad dito sa Aquaria Water Park, isa sa mga dinarayong resorts dito sa Calatagan, Batangas. Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Sa video na to, isa-share namin sa inyo ang lahat ng alam namin tungkol sa huli naming trip sa Aquaria Water Park. So tara, samahan nyo kaming mag-relax, mag-swimming, at mag-enjoy ng todo. Pero before we begin, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel namin and click nyo na rin ang bell icon so you're notified kapag may bago kaming videos. Saan ba itong Aquaria Water Park na to? Well, makikita ito sa Barangay Santa Ana sa Calatagan, Batangas, mga 3 to 4 hours na drive from Manila depende sa traffic conditions. Part ito ng tinatawag na Kasobe, short for Calatagan South Beach. Isang dinedevelop pa lang na seaside community na open sa mga gustong bumisita. At ang pinaka-okay ngang puntahan dito ay ang Aquaria. Pero just to manage your expectations, kahit na may water park ito sa pangalan, hindi ganun karami yung mga water slides and thrilling attractions. Think of it as a more exciting family resort. Pinaka-highlight dito ang 3-story pool slide. Carry a double salvavida like this to the top, listen to the safety instructions na sasabihin ni Kuya sa tuktok, and pwede ka nang bumulusok at mag-splash sa 6-foot deep na pool sa baba. Ang Kasobe ay katabi lamang ng Manuel Uy Beach. In fact, tanaw ito at maging ang kilala ring stilts resort mula sa beach ng Aquaria. Sa totoo lang, matagal na naming nabook itong trip namin na to with our housemates. Pero laging namumove. Kaya naman, nang magsimula na ulit lumuwag yung mga requirements, finally ay naituloy na rin namin. Pero teka, ano-ano nga ba yung mga requirements? Yung huling pagbisita namin, required ang confirmed reservation or booking, valid government ID, at travel coordination permit or TCP through S-Pass. Dahil fully vaccinated na kami, hindi na namin kinailangang mag-submit ng negative test result. Copy lang ng vaccination card ay sapat na. Kung unvaccinated naman, narito yung mga test requirements. Bring 2 copies ng mga documents kasi maaaring kunin ng isang kopya sa checkpoint. Yes, may checkpoint usually. I say usually kasi ilang beses na rin kaming nagawi dito and laging may checkpoint papasok sa Calatagan, pero nitong huling trip namin ay wala naman sila. Sabi ng resort staff na nakausap namin, kahit ganun ay dapat pa rin siguraduhin kumpleto ang mga requirements dahil madalas ay may checkpoint pa rin and besides sila mismo sa resort ay nire-require ito. Kailangan pa rin ba ng mga requirements na to kahit day trip lang? Yes na yes. In fact, yung unang booking namin ay for day trip lang and need pa rin nung reservation ng slot. Kahit day trip, hindi pa rin pwede ang walk-in. Bukas ang resort for day trip guests from 8 a.m. to 5:30 p.m. only. Ang rates ay naglalaro between 400 pesos and 800 pesos depende kung weekday or weekend and kung off-peak or peak season ka pupunta. Ito yung mga rates nila. The rates are inclusive of free use of swimming facilities like yung pool, beach, yung slides, and shower rooms. Pwede ka rin mag-rent ng picnic tables and open-air cabanas. Ito yung mga presyo. Easily accessible din ang ibang natural attractions ng Calatagan kaya from here, pwede kang mag-book ng island hopping tour na may stop sa Starfish Island, sa Little Boracay, and sa isang snorkeling site. The tour costs 500 pesos and usually lasts 2.5 to 3 hours. Aside from this, the Calatagan local government also mandates the collection of tourism ecological fee na nagkakahalaga ng 30 pesos per person.
Doon mo na itong babayaran sa resort upon check-in. Pero kung gusto mong mas ma-experience ang saya at ganda ng Kasobe, consider spending at least a night here. Yan nga yung ginawa namin and hindi kami nagsisi. Marami kasing pwedeng ma-enjoy dito. May dalawang klase ng accommodations kang pagpipilian. Una, yung pangyayamaning Crusoe cabins tulad nito. Pero sa ating mga budget travelers na medyo nakaluwag-luwag lang, mas swak ang mga talaga namang Instagram-worthy na cocoons. Hitsura pa lang, kakaiba na yung sleeping pods na to kasi tingnan nyo naman, mukha silang lata ng soft drink or yung cylindrical drainage pipes na ginawang medyo social na capsule hotel type na room. Bawat isa ay colorfully painted with images of wildlife. Maliit lang ito and hanggang dalawa lang ang kayang i-accommodate, pero creative ang pagkagamit sa space. May niche sa ilalim ng kama kung saan mo pwedeng i-store yung mga bags, may mga cabinets din sa sides, and may maliit na ref din with complimentary bottled water. Air-conditioned din ito and may TV rin na napipihit para mas madali kang makadaan or makanood. Nakagroup ang mga cocoons na to into clusters of 5 and bawat isang cluster ay nagsishare ng mga common amenities like this big table, this lounge, and hulaan nyo what's behind this dolphin. Jaran! Restroom. May shower room din na nakahiwalay. And yes, sinishare ito ng cluster. Here are the rates for cocoons. Again, good for 2 ang bawat cocoon and each booking is already inclusive of entrance fee to Aquaria Water Park and access to all its pools and other amenities, kaya sulit na rin. Oh, by the way, may dalawang cocoon sites dito sa Batangas. Yung isa ay nasa La Ia at yung isa nga ay ito dito sa Calatagan. Tandaan, dahil may pandemic pa, bawal ang walk-in sa ngayon. Kailangan makabook ka in advance bago ka pumunta. Pero, paano nga ba magbook? Pinakamadali, online. Maraming mga channels ang pwede mong gamitin. Kung day trip, pwede kang magbook sa Klook. Kung overnight naman, pwede sa Agoda or sa website nila. Ilalagay namin yung mga links papunta sa mga websites na yan sa video description. Pwede ka ring magbook via email. Ito yung mga addresses. Remember, anuman ang channel na piliin mo sa pagbook, i-contact mo pa rin ang management directly to double check and para ma-inform ka of their latest policies and requirements kasi madalas nagbabago ang mga ito. Mabilis naman silang mag-reply. Paano ba pumunta dito? Kung via public transportation, maaari kang sumakay ng DLTBCO bus mula sa Buendia malapit sa LRT Hilpuyat Station. It will take you to the town proper and from there, pwede kang mag-hail ng tricycle hanggang Aquaria. Ang tricycle fare ay hindi bababa sa 200 pesos. Kung may sarili ka namang sasakyan at galing kang Maynila, sundan mo lang ang Waze and Google Maps. Padadaanin ka niyan sa SLEX and Tagaytay-Nasugbu Highway. Saan pwedeng kumain? Maliban sa light snacks, outside meals are not allowed. You can bring in drinks but they are subject to corkage fees. Pero di naman mauubusan ng makakainan kasi may 4 dining options within the Aquaria complex. Ang in-house restaurants nilang The Sands, ang Swing Bar, Atazamiya Cafe, and yung Rib Shack. Dito sa Rib Shack, specialty nila ang, well, ribs. So yun ang in-order namin, yung with honey barbecue sauce dahil yun yung recommended ng staff na napagtanungan namin. Pasadong pasado naman ito sa panlasa namin and good for 2 to 3 na ito. Best seller din daw ang peri-peri chicken so mega order din kami nun. Pero half lang kasi di naman kami ganun katakaw. Or maybe ganun nga kami katakaw kasi umorder pa rin kami ng pulled pork pasta and, wait for it, isang buong all-meat pizza. Gutom na gutom yarn? And, oh, before you leave, pwede kayong umaura-aura at magpa-picture dito sa swing na to. And because Kasobe faces west, nood na rin kayo ng sunset kasi power! Ayun, if you need more information, you'll find comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.theporttraveler.net or check out the links in the description. If you have questions, comment lang kayo below. If you have a Spotify account or Apple Podcasts app, follow and tune in to the Port Traveler Podcast.
You can also find us on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler_L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.